Sa totoo lang ngayon, nanginginig ako kanina pa. Nanginginig ako. Promise. So, yun. Ating patagalin. Pasensya na kung ayan, nagpipimple si Mami Oni. Kasi nga, puyat ako palagi. At, siyempre may konting stress. Medyo okay naman ako nung nakaraan, pero nag-upload ako ng video. So, live na ako ngayon lang ng video-video pa para kung anong lumabas sa bunganga ko, eh, di yun na lang, di ba? Kasi, ganun naman talaga dapat, eh. So, yun, nag-live ako. Kasi, unang-una, putang ina mo, Rob. Putang ina mo. Eh, lalabas ko pagka-squatter ko. Total, laki naman ako sa squatter, eh. Kakapanood ko lang ng video mo. At hindi ako makapaniwala na hanggang sa huli, dina-justify mo yung mga ginawa mo sa akin. Lahat, oh, totoo naman, ang hirap tayo dati, ganyan tayo dati, sana gano'n lang tulad ng dati. Pero puta, nasubukan ka nung meron. Ang talong ano, huwag mong sabihin na pinagtulungan ka ng buong Toro family dahil may mga parts sa vlog na sinabi ko na hindi na nangyari, I mean, may mga parts sa vlog ko o video ko na in-upload ko nung isang-isang araw na hindi ko na sinabi, which is yung napagtulungan ka, na sinasabi mong napagtulungan ka. Ganito lang kasimple yan. Sabi mo dati wala tayo, diba? So ngayon meron. Para madaling araw na nun, pagod ako maglinis ng bahay. Naglinis ako ng kwarto natin para komportable ka. At alam mo yan ang effort ko sa'yo. Kaya ako nanonood ko ngayon, hello sa'yo. Alam mo yan kung paano ako maglinis ng kwarto at manginginig ako, bawal nga humiga si Tyronia, bawal siyang, anak, huwag muna kasi gusto ko makita ni Daddy na maayos lahat. Halos araw-araw pinapatunayan ko sa'yo na karapat dapat ako. Alam mo yan. After nun, wala akong bra, naka-t-shirt ako na malaki at suot ko yung short mo pa nun. Bigla mo akong tinag, Mami, may sabihin ako sa'yo. Kaso, huwag na lang. Siyempre, putang ina. Ano ba yun? Diba? Hindi ako makakatulog yan. Sabi mo sa akin kung ano yun. Hindi na, sige na, next time. Sabihin mo na kasi hindi ako makakatulog yan eh. So, pinaupo mo ako. Pinaupo mo ako sa dulo ng kama. Then, ang sabi mo sa akin, alam mo naman na kung saan papunta to. To make na lang story short na lang, alam mo na kung saan papunta to. Alam mo naman na mahal kita. So, ko lang malaman mo kasi ayoko ng sa harap ng ibang tao kasi ito yung totoo, yung tayo. Sabi ko, sige. Ito yung tsura ko noon, nakabal lang ako, puta, wala akong makeup, wala na. Nakupo ako sa dulo ng kama at kinausap mo ako. At ang sabi mo sa akin, alam mo naman na kung saan papunta to, gusto kitang makasama pang habang buhay. Tapos nag-propose ka. Pinakita mo yun. Nabigla ako sa'yo, di ba? Umiyak ako. Sabi ko, Rob, deserve ko ba to? Then, hindi ako iyak ngayon, promise. Tinatandaan ko lang. Siyempre, puro na ako iyak nung nakaraan kong video. Hindi naman ako madramang tao. Ay, kailangan mong strong. Sabi ko sa'yo, Rob, deserve ko ba to? Kasi, puta, ang hirap eh. Parang naiyak talaga ako eh. Sabi ko, deserve ko ba to? Kasi dati maiintindihan ko kung nag-propose ka sa akin. Na walang-wala tayo. Pero ngayon, Daddy, may pera naman. Kahit papano, kahit hindi tayo mayaman, ano man lang ba'y may balloons? Ano man lang ba'y may balloons? Kahit balloons lang, magkano lang naman yung balloons, di ba? At ang matindi pa dyan, wala man lang video. Ang sabi mo, hindi kasi para sa social media. Sabi ko sa'yo, ang point ko, simpleng tao nga nagvi-video, di ba? Ano pa kaya tayo? Pang memories ko man lang, deserve ko ba to? Kahit isang balon lang. Then iyak ako ng iyak. Naglasing ako, napunta ako sa ate ko. Ayaw kitang makausap. Bumalik ka, may dala kang flowers. Pagbalik mo na may dala kang flowers. Ang chika mo, sorry. Sabi ko, ayaw kitang makausap. Nagalit ka. Nagalit ka dahil hindi mo naiintindihan. Nasabi ko sa'yo, Rob, minsan lang mangyayari sa buhay ko na may mapopropose. Ano ba naman yung isang balon? Tapos, kagising ko lang pa. I mean, patulog pa lang ako. Parang wala lang, paantok na ako. Biglang, alam mo naman, gusto ko tamang asama, panghabang buhay. Sabay ipakita ng sing-sing. At doon nagsimula yung sinasabi mo na pagtulungan ka. Na hindi ka naman pinagtulungan. Dahil nandun si Anthony, si Jamie, kinausap ka. Kinakausap ko si Anthony and Jamie na tulungan ka na mapalayas yung ate ko sa bahay. Yes, sobrang pong pakialam meron ng ate ko. Totoo naman yun.
problema kayo. Pero to think na ang gagawin mo is hingi ka ng tulong sa mga kaibigan ko na mabalayas yung ate ko sa bahay. Grabe naman. Doon nasaktan yung ate ko. At binigyan mo ako ng shitty proposal. Sana naman deserve ko kahit isang balon lang. Grabe na ano sa bad trip. So doon nag-openan. Then lahat ng Toro family nag-open na sa'yo na, Kuya Rob, hindi na namin kaya pagiging mayabang mo. Yung mga joke mo na, huwag ka nga dumikit dito, hindi ka bagay sa ginto ko. Putang ina, ganyan ka sa bahay. At nag-away tayo dyan, sabi ko, Daddy, nagbago ka sa pera. Pero hindi natin para i-post. Kasi ang mga ganyang bagay, away ano yan eh, partner yan eh. So dun siya, hindi ka napagtulungan, pinagsabihan ka, hindi mo matanggap, humingi ka ng sorry. Then anong ginawa ko? Pumunta tayo ng Cavite, sa isa nating bahay. Para dun maging okay tayo, makalma kita, at dyan pa rin ako, kinomfort pa rin kita. Kahit ganun yung nangyari. Hindi ako material na babae, hindi. Pero yung gawin mo sa akin yun, ng daling araw na patulog na ako, tapos bigla kang, sige, siguro, masyado mataas standards ko para sa isang balon. Na yun lang naman na sana na video mo man lang. At doon nagsimula yung tampo sa'yo ng mga tao na trigger sila, nilabas nilang lahat sa'yo, inopen nilang lahat sa'yo. Dahil si Anthony, galit na galit sa'yo. Rob, ganyan na nga yung tingin ni ng mga tao kay Tony, di ba? Birthday ko. Nagiinuman lahat. Hoy, pokpok! Tuntuhagin mo akong pokpok, sarap na maraming tao. May nakita ka? May napatunayan ka? Ganun kakabasto sa akin. Ikaw may bigang darating na ganito, na ganyan, kung anong parts ng kotse, kung ano-anong ganito, mga binili mo para sa aso na minsan di naman kailangan. Wala kang marinig sa akin. Pero putang ina, ako bumili lang ako ng para sa sofa, para magmukhang maayos yung bahay. Putang ina ngayon, hindi nagsasabi sa akin ganyan, pero putang ina, ATM ko. At huwag mong sasabihin sa video mo na parang hindi naman ganito eh, pinahawak kasi sa akin ni Tony, hindi. Maraming beses na kinausap na kita regarding sa ATM ko na gusto ko namang maranasan dumaan sa palad ko yung pera. Gusto kong mangyari na mahawakan ko yung ATM ko at binawi ko sa'yo. After 2 days, kinausap mo ulit ako at anong nangyari, nasa iyo na naman yung ATM. Sabi mo, ikaw mag-withdraw, ikaw ang kikilos, ikaw dapat ang ganito. Na lagi kong iniiyak sa'yo yan. Diba? Lagi kong sinasabi sa'yo na rob akin ng ATM ko. Na minsan sasabihin ko, magdadrive ako para makuha ko yung lisensya ko. Kasi andun yun sa maliit kong wallet eh. Diba? Kaya andun sa'yo yun. Huwag tayong ano dito na misled lang ako. Ilang beses na ako umiyak, rob, magpaalam ka naman. At ang pinaka sentence sa sinasabi ko sa'yo, wala kang respeto sa pera ko, rob. Wala. Sumiyak lang ako sa'yo, tapos aayusin natin ulit, tapos ganun ulit. Huwag mo sasabihin na wala kang kinupit. Paano naman yung natutulog ako, pagising ko, bumaba ako, pagbaba ko, niyakap mo ako, umiiyak ka, thank you mami. Sabi ko saan? Bumili ka ng kotse, nag-withdraw ka. Ano tawag mo dun? Hindi ka nagpaalam? Pero pinalipas ko. Ang dami mong mga binibili na hindi ko alam kung saan napupunta. Yung iba alam ko, sa sarili ko. At talagang, napagastos tayo kasi ganito, kasi ganyan. Pero yung iba, di ba napamura ako sa'yo? Wala ka nibang sinabi kundi sorry at wala ka nang narinig sa akin. Huwag mong sabihin na gulong-gulo ka dahil kasi may mahal. Kasi puto nakapokus ka lang sa isang bagay na nasaktan kita. Paano naman yung mga nangyari? Paano naman yung mga naging sakripisyo ko? Pero putang ina, wala na, break naman na tayo eh. Hindi ko na para siguro isumbat. Siguro kaya lang ako ganito kasi masyado akong emosyonal. Pero mapapanood ko yung video mo kanina. Okay na, naiiyak na ako eh. Tyronia. Ito na. Kakapanood ko lang kasi at nakita ko na sobrang nagsosorry ka kay Tyronia. Naiiyak na ako kasi para sa anak ko. So nandito ako, hinayaan ko marinig ng anak ko yung video mo. Kaya ako, G. Tapos sa bandang dulo, sasabihin mo dun sa babae na I miss you. Tama ba bang marinig ng anak ko yun? Sasabihin mo, anak, I'm sorry. Alam ko mapapanood mo to. Sobrang mahal ka ni daddy. Tapos sa bandang dulo, na ang sinasabi ko nga sa'yo, huwag niyo munang ipakita yan, putang inang bagay na yan. Kay Tyronia, mag-I miss you ka sa dulo sa babae. Pero tama yan, mag-sorry ka sa babae. Kasi wala naman siyang alam eh. Pero kaya siya nadamay kasi sabi mo, alam niya. At nasabihan mo siya regarding yung kay Tyronia. Ang dami nagko-comment, putang ina,
grabe yung sincere sa ibang babae, no? Pero yun kay Mami Oni, ganun-ganun lang. Na-misad ako sa pera, sorry. Ganun na lang.